Hello and welcome sa ating panibagong video, mga idol, at maraming salamat dahil nandito ka para panoorin ang aking video. At ang ating tatalakayin in this video, ang pagbabalik ni Kaguya Utsutsuki sa Borto Next Generation. At paano nga ito makakabalik? Sasagutin natin yan sa ating video na to. At sobrang ganda ng teorya ko na ito, mga idol, kaya mag-like and subscribe ka na, mga idol. Depende yan sa'yo kung nagustuhan mo ang aking papaliwanag. Anyway, simulan na nga natin pagtapos ng ating intro, mga idol. Thank you, let's go! I've been so caught up in your eyes, you running through my mind. Hope one day you'll be mine, if not I'll be there for you. Cause baby I'm a simp, lately I've been so in love with you. Hope it's the same, and if you don't it's fine. Long as you're by my side, I'll be your friend as long as you are right here with me. At eto na, mga idol, at una nga nating tatalakay ng kanyang kapangyarihan. I-review nga muna natin ang kapangyarihan ni Kaguya Utsutsuki. At kung gusto mo makita ang aking ginawang video tungkol kay Kaguya Utsutsuki, ang top 5 na pinakamalakas na babae na shinobi sa Naruto, ay ilalagay ko sa description. Kaya panoorin nyo na rin, mga idol. At tara, simulan nga muna natin sa kanyang mga dimension. At unay na nga natin ang lava dimension ni Kaguya Utsutsuki. At nakita na rin natin to sa Naruto Shippuden, mga idol. At sa sobrang nakakatakot dito, mga idol, dahil hindi mo malalabanan si Kaguya Utsutsuki dito kapag hindi ka marunong lumipad o hindi ka nakakagamit ng Sage of Six Path ni Rikudo Sennin. At nakita naman natin ang mga orbs na lumulutang sa katawan ni Naruto ay ang pinapatungan lang ni Uchiha Sasuke para malabanan nila si Kaguya Utsutsuki. At nahuli na nga dito sila, kaso nakatakas sila gamit ang binigay na kapangyarihan ni Rikudo, tulad ng Sage of Six Path Sage Mode at ang Rinnegan ni Sasuke. At pumunta naman tayo sa pangalawang dimensyon ni Kaguya Utsutsuki. At ito naman ang ikalawang dimensyon ni Kaguya Utsutsuki. At ito ay nagyiyelong lugar at nagliyelong dimensyon. At dito nga ay nilabanan nila rin si Kaguya Utsutsuki dahil muntik na nga nilang maisil doon sa naglalava na dimensyon si Kaguya. At bigla nga itong nag-switch ng dimensyon para hindi siya masil ng maaga. Ngunit dito niya nga rin ipinaghiwalay si Naruto and Sasuke at nilipat niya si Sasuke sa isang dimension. At pumunta naman tayo sa next dimension ni Kaguya Utsutsuki. At ito naman ay ikatlong dimension at hindi nga ito pinatagal sa Naruto series. Ngunit dito inilipat si Sasuke para maipaghiwalay sila ni Kaguya at hindi si Kaguya maisil. At ito naman ang ikaapat na dimension, ang asidong dimension ni Kaguya, at ito hindi pinatagal sa Naruto series. Kaya pumunta na tayo sa next dimension ni Kaguya Utsutsuki. At ito na ang ikalimang dimension ni Kaguya. At dito nga ay merong mga pyramid na maliliit o hugis pyramid, kaso maliliit ito. At dito rin ay parang mabigat ang pakiramdam ng ating mga bida at mabibigat, kaya hindi sila makakilos ng maayos. At inatake nga sila dito ni Kaguya Utsutsuki ng KK Genkai at hindi nga nila ito maiwasan, kaya sinalo na nga lang ni Obito ang atake nito at ikinamoy niya ang isang tatama kay Naruto at yun ay namatay si Obito dito. At isa pa, mga idol, ay nandito ang ating teorya. At isa rin, mga idol, ay merong advantage dito si Kaguya dahil nga kanyang dimension na to. Anyway, pumunta na tayo sa uling dimensyon ni Kaguya Utsutsuki. Ay, kay Kakashi pala, tatama. Sorry, nagkamali ako. Anyway, pumunta na tayo sa next dimension. At ito na ang last dimension ni Kaguya Utsutsuki. At ito rin ang main dimension niya. At lahat ng nabanggit kong dimension kanina ay konektado sa dimension na ito. At ito ang pinakapaborito niya dahil madami siyang advantage dito. Tulad ng lahat ng nabibiktima ng Infinite Tsukuyomi, halos lahat ng chakra ay napupunta dito, kaya mabilis siya makakapag-regen ng chakra. At pangalawa, lahat ng sakit o lahat ng sugat niya ay maghihilom ng mabilis dahil nga kanyang dimension na ito. At pangatlo ay hindi siya mababawasan ng madaming chakra dahil nga ang dimension na ito ay sobrang daming punong-puno ng chakra. Tulad ng Infinite Tsukuyomi, lahat ng nabiktima tulad ng aking sinabi ay napupunta sa dimension na ito.
At dito rin namatay si Obito at marami rin naganap dito na laban. At hanggang doon lang ang dimensyon ni Kaguya, pumunta naman tayo sa ibang lakas niya. At ito naman ang tatlong KK Genkai ni Kaguya, Utsutsuki. At ito ay tinatawag na Byakugan, Rinnegan Sharingan at Shikotsumyaku. At ang Shikotsumyaku na lang ang ating papaliwanag mga idol. At dahil meron ng mga gumawa ng content about sa Rinnegan Sharingan at Byakugan, ang Shikotsumyaku ay kilala rin sa pangalang Killing Ash Bone. Ang Killing Ash Bone ay isa rin sa may tuturing na pinamalakas na KK Genkai. Dahil sa sobrang lakas nito ay kaya ka netong patayin gamit ang isang tira. Sa sobrang lakas na nga nito at maglalaho ka nga nito na parang abo. Tulad ng sinabi ko, sobrang lakas nito mga idol. Tulad ng nangyari kay Uchiha Obito. Tamaan lang siya ni Kaguya ng Killing Ash Bone at yun, namatay siya agad ng walang kahirap-hirap. At pinatay nga lang siya ng KK Genkai ni Kaguya. At pumunta naman tayo sa aking teorya. Ito na ang inaantay nyo mga idol. At paano ko nga nasasabi na mabubuhay uli si Kaguya Utsutsuki? Meron dito dalawang teorya mga idol. Unang-una, may nakita doon sa dimension ni Kaguya na merong tao na sa likod ni Naruto nung mamamatay pa lang si Obito. At isa pa, baka matulungan nito si Kaguya. At isa pa mga idol, hindi basta-basta makakapunta ang karaniwang tao doon sa dimensyon ni Kaguya. Imposible o posible nga itong maging Utsutsuki rin o katulad din ito ni Kaguya. At ang pangalawang teori ko mga idol. At ang pangalawa kong teorya mga idol ay hindi posible mabuhay uli si Kaguya. Gamit na naman ang Ten Tails dahil nga hindi posible yon mga idol. Dahil meron pang nabubuhay na Ten Tails sa Boruto. At yun ay nagtatago sa ibang dimensyon o doon nga nakakulong ang isang Ten Tails. At alam naman natin kung gaano yung kalakas mga idol. Kaya meron talagang posible mabuhay uli ito si Kaguya Utsutsuki. At isa pa nangyari na yon kay Uchiha Madara. Nag-evolve o nasabog o sumabog ang katawan ni Uchiha Madara at nagpalit o naisamon si Kaguya Utsutsuki sa planeta ng Earth. At onting pasensya na sa aking mga kasabihang nabubulol ako mga idol, pero posible talagang mabuhay si Kaguya Utsutsuki sa Boruto Next Generation. Pero huwag kayong magalala mga idol, tanging teorya ko lang naman tong mga nasabi kong ito mga idol. At ayon sa aking pagsasaliksik, kaya ko nasabi ang mga ito. At shoutout pala muna kila Uchiha Sasuke, Raymond Palomar, Carl PH Official, Dark Gamer. Maraming salamat sa inyo. Keep safe mga idol. At sa aking mga bagong subscriber, mag-comment lang kayo sa baba ng video na ito para ma-shoutout ko rin kayo mga idol at mapansin ko rin kayo mga idol. At maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay isubscribe mo na yan mga idol. Thank you at bye-bye na. Peace out. I've been so caught up in your eyes, you running through my mind. Hope one day you'll be mine, if not I'll be there for you. Cause baby I'm a simp, lately I've been so in love with you. Hope it's the same, and if you don't it's fun. Long as you're by my side, I'll be your friend as long